Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay mas lalo pa na lumakas ang super typhoon na ating binabantayan na nasa labas pa rin ng ating area of responsibility na may international name na Mawar at ngayon ay taglay na ang lakas ng hangin na umaabot po sa 260 kilometers per hour o kaya po ay 140 knots at nagbabanta po na maglandfall mamayang hapon dyan sa may Guam at tuloy-tuloy pang pagkilos nito pa west, northwestward na papalapit po lalo na dito sa Northern Luzon bilang isang napakalakas pa rin na bagyo at posibleng sa Biyernes o kaya po ay sa Sabado ng umaga ay nasa loob na ng ating area of responsibility bilang isang napakalakas pa rin na bagyo na nananatili pa rin na banta sa ating bansa, particular na nga po dito sa northern part ng Northern Luzon, kaya atin lamang pong babantayan para mapaghandaan po natin. Samantala, dyan naman sa Central Luzon, Southern Luzon, Kabisayan at Mindanao ay maging handa rin po tayo dyan dahil sa paglakas ng habagat dahil posibleng iiral na po yan anumang araw mula ngayon na siya naman pong magdudulot dyan ng mas malalakas na mapag-uulan sa malaking bahagi ng ating bansa kasabay yan ng paglapit ng bagyo. At ito naman po yung pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayon, ang linyang ito, yan po yung frontal system at mayroon pa rin po tayong southwesterly wind na umiiral naman dyan sa western section ng ating bansa. Ang bagyo po sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa dahil gaya ng inyong nakikita ay malayo pa po. Ngayong madaling araw ay generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa ng mga pulo-pulo na mapag-uulan sa extreme northern Luzon dulot po ng frontal system at dahil naman sa southwesterly wind ay may mga isolated rains sa ilang bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, ilang bahagi ng Metro Manila, Quezon Province, ilang bahagi ng Western Visayas, Zamboanga, ilang bahagi ng Lanao Provinces at Sarangani. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, magiging mainit at malinsangan ang panahon pero mayroon pa rin pong tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa extreme northern Luzon, ilang bahagi ng western section ng Central Luzon, Metro Manila, Palawan, Zamboanga, Tawi-Tawi at ilang bahagi po ng Lanao Provinces. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. Lalo na po at mamayang hapon ay mataas muli ang tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan na minsan ay may mga kasamang pagkulog at pagkidlat. Kaya mag-ingat lamang po tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, wag na wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!